Opo, Dok, sa patuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19, lalo po dito sa Metro Manila, ano po, masasabi po bang kahit paano ay nakakahinga ng maluwag ang ating mga ospital dito? Sa tingin po natin, medyo lumuluwag, lalo na po sa tungkol sa datos na nakikita natin. Pero ang mga ating pong mga healthcare professionals, medyo nagbababala po na baka mamaya sobra naman tayong maluwag at bigla na naman tayong magkaroon ng surge in the next coming weeks. Kaya kung maaari po, sundin po natin ang ating minimum health protocols dahil medyo lumuwag po ng konti lang ang ating mga pribadong hospitals. Opo. Dok, yun nga po yung sunod kong tanong. Hanggang ngayon po ba ay may pagtaas pa rin sa bilang ng critical to severe COVID-19 cases dito sa ating mga private hospital? Kahit pa dito sa Metro Manila ay may ganyang senaryo pa rin po ba? Opo, kasi kung makikita nyo, bumaba po ang ating active cases. Ano? Pero yung kung porsyento o percentage ng mga nako-confine as moderate, severe, and critical, tumaas po yan. Kasi nga po, pagbaba ng total na active cases naman, yung porsyento po ng mga moderate, severe, and critical, tumaas. Dati po 5% yan, ngayon almost 15%. So ibig sabihin po, hindi nagbabago yung mga na-hospitalize sa ating mga private facilities. Opo. Ibig sabihin nito, Doc, sa kasalukuyan ay dagsa pa rin po yung dating ng COVID-19 patients kada araw o kahit paano po controllable ito sa ngayon? Medyo nakokontrol naman po, but then hindi po ibig sabihin ay maluwag na, no? Kasi yun nga po, kung makikita natin, tumaas po ang porsyento ng mga na-confine na ito po yung moderate, severe, and critical. Lalo po yung moderate at saka severe, medyo tumaas po eh, almost mga 12% po sila. Bakit po kaya ganun, Doc? Sa palagay nyo, parang tila may disconnect nga po sa nangyayaring bumababa yung mga bago na hahawayan. Pero katulad ng sinabi nyo, dumarami yung moderate hanggang severe. Pero marami na rin po yung nababakunahan. Pero dumarami po yung critical to severe cases. Paano po kaya nangyari ito, Doc? Well, siguro po ay kasi nga, alam nyo pagka ang mga COVID cases naman po, hindi yan katulad ng mga flu cases, mga ilang, ano natin, nasa ilang araw, o kaya sabihin na natin, mga isang linggo, okay na, makakalabas na. Ang ating pong COVID cases, lalo po kung moderate, tumatagal po yan ng minimum na 2 weeks, kahit 3 or 1 month. Kaya yung pong pag-stay nila sa ospital, matagalan po yan. Hindi po agad sila nakaka-uwi. So, kung hindi po sila makauwi, pag nadagdagan pa, ayun, hindi po bumababa ang ating census sa mga hospital. Opo, pero kumusta po yung medical supplies at equipment ng ating private hospitals, gaya po ng oxygen at yung mga gamot, sapat pa po ba para sa COVID-19 patients, Doc? So far po, yung hinihintay natin ay yung pagdagsa po ng tocilizumab. Kasi right now po, hindi pa rin ganun kadami ang supply. Yung remdesivir, ayos po. Yung iba pong supplies ng anti-COVID meds, medyo ayos. Pero ang yung mga facilities na nasa outside of Metro Manila, nagsasabi sila na parang nagkakaubusan po ng oxygen supplies. Ano? Lalo po yung mga sa Visayas at Mindanao, siguro po ay ang problema natin ay yung sa transportasyon at pagdi-deliver po nitong mga ito ng mga oxygen natin. Opo, Doc, may tanong po yung ating kasamahan sa media, no, para sa inyo. Tanong po ni Red Mendoza ng Manila Times, kakayanin pa po ba ng mga private hospital na posible pang magluwag sa alert level 2 sa darating na Nobyembre in case lang po to or December? Siguro po alam niyo yung pagluwag natin ngayong ngayon po nakikita natin yung pagbaba, ano? Medyo bumababa ang yung trend, ano? Pero ito po, epekto po yan ng ating level 4 at saka MECQ before, ano? Ngayon nag-level 3 po tayo, kauumpisa pa lang natin. Let's see po, in the next 2 weeks or 3 weeks, titingnan na po natin kung dadami ang kaso. Kasi kung hindi po bumaba yan at nag-plateau or biglang tumaas pa rin, palagay ko, hindi po natin makikita ang pagbaba ng kaso natin. Kaya sana po huwag tayong masyadong kampante. Sundin po pa rin natin ang ating mga minimum health standards. Opo.
Sunod pa rin pong tanong ni Red Mendoza, kumusta na po yung distribution ng SRA o Special Risk Allowance ng ating mga health workers? Sa mga pribadong ospital, wala na po ba daw problema sa distribution na hindi po katulad ng dati? So far naman po, after so many months, medyo na-distribute naman po ang karamihan. No? Meron pa rin po pailan-ilan na hindi. But then, inaayos na po ito ng ating mga LGUs at saka ng Department of Health para may pamahagi yung ating mga SRA sa ating mga private hospital healthcare workers. Opo, huling tanong ni Red Mendoza, may estimate po ba tayo ng mga healthcare worker na umalis na sa trabaho sa mga pribadong ospital at gaano po kaapektado ang mga pribadong ospital sa mga pag-alis daw po ng mga health worker na ito, kung meron man po? Yun nga po ang sinasabi natin. For the past siguro mga 2 or 3 weeks, nakita natin na medyo mga around 5% or more ng ating mga nurses, lalo na po ang ating mga nurses, ay nagpa-file ng kanilang resignations dahil gusto mo nilang mag-work sa ibang bansa. Ano? Yun po ang kinakatakot natin kasi pag masyado tayong lumuwag sa pagpapalabas ng ating mga healthcare workers at wala naman tayong maipalit kaagad sa kanila, ay baka tayo po maubusan ng mga healthcare workers at yan po, medyo magiging limited ang ating pagtanggap ng ating mga pasyente. Kasi kung wala po tayong mga tama o angkop na number ng mga healthcare professionals or healthcare workers, medyo mapipilay po ang pagtanggap natin sa ating mga COVID cases. Opo, pero Doc, sa kasalukuyan, may mga nag-resign na po ba na health workers sa mga private hospital? Kung meron man po, ilang porsyento na po? Opo, meron na po. Siguro mga at least 5 to 10% po yan na mga nag-abroad lang. Ano? Hindi naman po agad sila umaalis ano, na pag nag-apply ay umalis ka agad. Usually po, nag-notify na sila ng mga 30 days before para masabi nila na after 30 days siguro or kung matanggap nila yung kanilang mga ticket or application approval ay ilan na lang po sila umano. So yun po ang ating nakikita na siguro kung hindi po natin medyo mapipigilan itong pag-alis na to, baka po in another 6 months, baka po maubusan na tayo ng mga nurses at mapipilay po talaga ang ating mga health facilities at healthcare system. Opo, Doc.